Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Mr. Kwento. Isang binatang mag-aaral, ang ating tampok ngayon sa pelikulang ito, na kung saan ay mahuhumaling ito ng husto sa babaeng asawa ng isang sekyo, na nakatira mismo sa ibaba ng kanilang inuupahang bahay. Dahil sa mga butas na kumukonekta sa kwarto ng mag-asawang sina Ana at Resty, ganito palagi ang ginagawa ng binatang estudyanteng ito, na si Danny. Palaging kayakap ang sahig, mapagmasdan lamang si Ana na kanyang kinahuhumalingan. Laging puyat, kakaabang lamang sa pagdating ng asawang sekyo dahil siguradong bubusugin na naman ng mag-asawa, ang kanyang mga mata. Kaya kapag ganoon nga ang mangyayari, mabilis na siyang lumilipat ng pwesto, para lamang mapanood niya ng maayos, at masabayang makaraos. Talagang napakalakas ng tama niya para kay Ana. Sa tuwing nakikita nga niya kasi ito, ay hindi na niya magawang tumingin pa sa iba at sinusulit na pagmasdan o titigan ang babae dahil sa bibihira lang kasi kung lumabas itong si Ana. Tanging si Mang Jerry lamang ang nakakaalam tungkol sa pagkakahumaling niya kay Ana kaya todo kantsaw ito sa kanya sa tuwing lumalabas at nakikita nila si Ana. Ganun pa man, ay mayroon din namang matalik na kaibigan itong si Danny na isa ding magandang babae, na si Feli. Kapwa rin niya itong nangungupahan, kasama nga lang nito ang mga magulang. Habang abala na naman ang mga mata ni Danny sa mahiwagang butas, sa pagkakataong ito ay makakahalata na si Ana na parang may mga matang nakamasid sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan ni Danny, nang gabi sumilong siya upang iwasang mabasa dahil sa kasagsagan ng napakalakas na ulan, ay aksidenteng nabuksan niya ang pintuan ng bahay ng babaeng kanyang kinahuhumalingan dahil lang sa kanyang pagkakasendal. Dahil tulog na ang mga tao ng oras na iyon, ay dito siya nagkaroon ng pagkakataon upang pasukin ang loob at makitang natutulog na rin ang mga oras na iyon si Ana. Dahil sa ingay na kanyang nagawa, ay nagulat siya nang biglang magtanong ang babae kung siya na nga ba iyon, na ang tinutukoy ay ang asawa nitong sekyo. Dahil hindi iminumulat ni Ana ang kanyang mga mata sa tuwing dumarating ang kanyang asawa, kaya dahilan iyon upang hindi niya malaman na si Danny na pala ang kanyang nakausap. Dahil kabisado naman na ni Danny ang routine ng sekyo sa tuwing dumarating ito ng bahay, ay isa-isa na niya itong dinaya at ginawa upang isipin pa din ni Ana na siya nga ang kanyang asawa. Abay napakahusay na binata, at iyon na nga, matagumpay na niyang naisakatuparan, ang hindi niya lubos inaasahang mangyayari sa tanan ng kanyang buhay. Nakapikit lang kasi si Ana gaya ng ginagawa nito sa asawang sekyo kaya malayang naisakatuparan ito ni Danny. At nang matapos na siya, ay dali-dali na siyang kumilos at mahirap na baka madatnan pa siya ng asawa nitong sekyo. Pagkarating sa kanyang kwarto, ay hindi niya maipaliwanag ang sayang kanyang nararamdaman dahil sa mga nangyari. Pagkalipas lang ng ilang oras, ay dumating na rin ang asawa nitong sekyo habang nasa kasarapan na nang tulog itong si Ana. Hindi naman na nakatulog si Danny ng gabing iyon dahil patuloy pa rin sinasariwa sa kanyang isipan ang mga nangyari. Gulat na gulat tuloy si Ana at nabigla nang magising dahil napagtantong kakauwi pa lamang ng kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, ay napamulat na siya ng mga mata dahil hindi niya maipaliwanag ang mga nangyayari. Nagsawa lang kibo na lamang siya at hindi na iyon sinabi pa sa kanyang asawa. Kinabukasan, ay agad na ikinwento ni Danny kay Mang Jerry ang mga nangyari sa kanila ni Ana subalit pinagtawanan lamang siya nito at sinabing nananaginip lamang raw siya ng gising. Sumunod na gabi, muli na namang umulit itong si Danny at katulad ng unang nangyari, nakapikit pa rin si Ana. Nang matapos na, ay nagmamadali na namang kumilos itong si Danny upang hindi abutan ng pagdating ng sekyo ngunit sa pagkakataong ito, halos atakehin siya sa gulat nang biglang hawakan siya sa braso ni Ana na nangangahulugang pinipigilan nito ang kanyang pag-alis. Dahil batid na ni Danny na gusto rin pala ni Ana ang mga nangyari dahil hindi man lang niya nakitaan na galit ito sa ginawa niyang kapangahasan, ay dito na magsisimula ang kanilang lihim na relasyon. At sa pagkakataon ring ito, ay naniniwala na si Mang Jerry na totoo pala ang mga sinabi sa kanya ni Danny dahil huling-huli at kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang pagmamadaling paglabas ng binata galing sa bahay ni Ana. Nagpatuloy ang mga tagpong ito para kina Ana at Danny. May pagkakataon na nga rin na itong si Ana na mismo ang nagyayaya na talaga naman. Mabuti na lamang at ganitong eksena lang ang ginawa nila kundi lagot silang pareho nang biglang dumating itong si Sekyo. Gulat na gulat tuloy itong si Ana at dumagundong ang kaba sa dibdib niya at muntikan na nga talaga silang mahuli. Gayunpaman, hindi pa rin sila nadala sa mga nangyari. Nagpatuloy pa rin talaga ang kanilang himala sa tuwing nasa trabaho ang sekyo. Di na nga rin nila alintana ang mga tumutulong tubig ulan kahit sila'y parehong nababasa na dahil sa kasagsagan ng napakalakas na ulan.
Tinakpan tuloy ng trapal ng sekyo ang Bobby na dahilan para matakpan ang mga butas na kung ituring ni Danny ay mahiwaga. Inis na inis tuloy ang mga kasamahan ni Danny sa kwarto nang dumating na ang mga ito galing sa bakasyon dahil hindi na nila mabubusog pa ang kanilang mga mata dahil nga sa natakpan na. Ayos lang naman iyon kay Danny dahil nga sa hindi na niya iyon kailangan pa dahil mas gusto na niyang gawin ang mga nangyayari na sa kanila ngayon na lingid sa kaalaman ng kanyang mga kaklase. Ngunit dahil naman sa pagdating ng kanyang mga kakwarto, naging hadlang ang mga ito sa halos gabi-gabi sana niyang pagpunta sa bahay nila Ana. Naging dahilan iyon para matagal nang hindi maararo, ang lihim na kabukiran. Pero huwag kayo, dahil tuloy-tuloy pa rin talaga ang swerte ni Danny nang minsay tumungo at pumasok ng banyo at hindi inaasahang naroon pala ang kaibigan niyang naliligo. Humingi naman siya agad ng pasensya na ikinainsulto naman ng babae dahilan para hamunan nito si Danny ng genggengan na talaga naman. Siyempre hindi naman inatrasan iyon ng makong dahilan para mainip na sa kanila ang mga naghihintay sa labas ng banyo. Nagkaroon na tuloy ng relasyon itong sina Feli at Danny dahilan naman iyon para makaramdam ng selos itong si Ana. Kaya nang marinig niyang may lakad ang magkasintahan, ay gumawa siya ng paraan para lang sana mapigilan ang dalawa sa pamamagitan ng pagyaya niya kay Feli sa kanilang bahay upang ibigay ang damit na hindi niya kasya. Sumunod naman sa kanila itong si Danny at naroon din pala sa loob ang sekyo. Dahil gustong ipasukat ni Ana ang damit kay Feli, ay nagpresinte na lamang ang sekyo na aalis at pupunta ng banyo upang sa kwarto na lang nila isusukat ang damit. Kaya habang sinusukat na ni Feli ang damit, ay dito naman nagkaroon ng pagkakataon si Ana upang mailabas ang pagkasabik niya sa binata. Miss na raw niya si Danny na sa mga oras na iyon ay parang estatwa na hindi magawang makakilos dahil sa kaba na baka mahuli sila. Saglit lang iyon dahil mabilis lang namang naisukat ni Feli ang damit at bagay na bagay raw naman ito sa kanya. Di naman nagtagal ay lumabas na din mula banyo ang sekyo dahilan naman iyon para yayain na ni Danny si Feli. Nagkaroon na muli sila ng pagkakataon at muntikan na naman silang mahuli mabuti na lamang at nakatunog itong si Danny sa pagdating ng sekyo. Mabilis namang kumilos itong si Ana at pinagtago muna niya si Danny sa ilalim ng kanilang kama. Nanatili roon ang binata at naabutan pa ang pagyanig ng kama dulot ng ritual na ginagawa ni na Ana at ng sekyo. Doon na nga rin siya nakatulog at naalimpungatan lang nang magsisigaw ang mga kasamahan niya sa itaas dahil muntikan na silang masunugan dahil sa naiwan niyang nakasaksak na heater. Dahil lumabas ang sekyo upang makisosyo sa nangyari, ay nagkaroon na ng pagkakataon si Danny upang makalabas na kaso batid naman ni Ana na matatagalan sa pagbalik ang asawa kaya pinigilan niya muna ang pagmamadali ni Danny upang ituloy ang naudlot na pangyayari kagabi. Labis ang naramdamang takot at pag-aalala ni Danny ng isang gabi nang barilin ng sekyo ang kapitbahay nilang pinagtulungan ng taong bayan dahil nahuli umanong sinisilipan ang kaibigan niyang si Feli. Hanggang isang araw, umuwing lasing itong si sekyo na ipinagtaka naman ni Ana dahil hindi naman raw ito umiinom ng alak. Nakaramdam tuloy siya ng takot nang maglabas ng hinaing ang asawa tungkol raw sa hindi siya nito nababantayan ng maayos samantalang ibang tao raw ang kanyang nagagawang bantayan na ang pagka-security guard nito ang tinutukoy. Hindi na din mapigilan ni Ana ang maiyak dahil sa nangyayari na sa kanyang asawa at sa mga katanungan nito na kung mahal niya ba talaga ito at kung magagawa niya ba itong lokohin. Dala nga lang ba ng kalasingan o baka naman naghihinala na talaga ang sekyo sa pinaggagawa nila ni Danny. Lihim namang sumisilip ang binata at nag-iiyak na rin ito dahil sa mga narinig at nakitang seryosong pag-uusap ng mag-asawa. Nilapitan naman ni Mang Jerry si Danny upang pangaralan at ipaintindi na wala siyang karapatan dahil hindi niya legal na pagmamay-ari si Ana. Hanggat maaga pa raw, ay kailangan na raw niyang umiwas at huwag nang hintayin pang may mangyayari pa sa kanyang masama. Ganoon sana, kaso hindi, hindi nakinig ang binata at nagpatuloy lang siya sa panghihimasok sa buhay ng mag-asawa. Kaya habang masayang nagiinuman ang mga kasamahan niya na hinahanap siya at tinatanong kung nasaan siya o saan siya nagpunta, natanging si Mang Jerry lamang ang nakakaalam na walang pakialam sa mga katanungan ng mga kasamahan, ay walang kamalay-malay ang lahat sa bigla ang pagdating ng sekyo at maingat na pumasok sa kanilang bahay habang hawak-hawak ang gamit niyang 38 sa trabaho. Kaya sa pagkakataong ito, ay kitang-kita na ng kanyang dalawang mata ang kataksilang pinaggagawa ng kanyang asawa. Nagulantang naman ang mga nagiinuman dahil sa narinig na putok mula sa bahay ng mag-asawa at agad namang gumawa ng paraan ang sekyo upang mapagtakpan ang pangyayari sa pamamagitan ng pagmumura sa mga pusang gala para isipin ng mga tao na pusa lang iyon, at tagumpay naman ang kanyang ginawa dahil muling umupo ang mga ito at hindi na nakialam pa. Hanggang sa isa pang putok ang umalingaungaw sa lugar na kung saan matapos madali ng sekyo sina Danny at Ana, ay isinunod na rin pala nito, ang sarili. Kaya sa pagkakataong ito,
Pasigaw nang tumakbo si Mang Jerry papunta sa bahay ng Sekyo at paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ni Danny. At dito na nagtatapos ang kwento sa pelikulang ito noong 1985 na pinamagatang Scorpio Nights 1. Maraming salamat po at mabuhay ka hangga't gusto mo, kaibigan.